Papa Balls. Uy, may nagtatanong daw ah. Uy, sino naman 'yan? Oh, 'di ba? Eh kasi gumagamit ka ng Skygo Earl 150. Oh. So nakikita nila na customized na copy racer. So ano ba 'yung mga napalitan mo dito? Marami. Unang-una, ito. Headlight, no? Headlight 7 inch ng STX. Okay. Next, ano pa yung napalitan mo? Palit din ako na ito. Digital na speedometer. Ba't yung buksan natin to? Oo, oh, tingnan mo. Oh, digital. Nice. Ano tapos, pa yung mga... Ano pa? Bar. Oh, Clubman! Yeah pala, alam ko clip-on pero clubman siya guys. Clubman siya. So saan mo ito nabili lahat? Ano, Papa Balls? Shopee lang yan. Shopee lang sa alam eh, no? Ayos, ayos. So ito rin, no? Napansin ko to. Ito, pinasadya mo to, no? Paglight. Lordy ko din ito dun eh. Basta mga budget meal pero sa manandating eh. Depende naman kasi sa taste natin yan eh, no? Ito, pinalitan mo ba ito? Hindi. Ito yung dati ko ito na pinaputol ko lang eh. Tapos pinagawa ko ng bracket para hindi naman sayang yung mga dati niyang pesa. Nice. Itong oil cooler niya, Papa Balls. Huh? Stock niya ba ito o ano? Kasi wala akong alam sa Sky Girl eh, guys. Pasensya na. So, para full details lang din para matanong natin para sa mga nagtatanong. Actually, hindi siya stock. Binili ko talaga siya at ikinabit ko. Install. Actually, plug and play naman siya, guys, no? Wala naman siyang... Wala na kayong bang iisipin. Medyo magdadagdag lang talaga tayo ng oil. Siyempre, 9 row siya, eh. So, marami-raming oil. Itong bar end na, ano, na side mirror, anong brand to? Bali, ito, sick brand to. Siyempre, branded din siya na klase ng salamin. So, siya basta-basta na salamin. So, mga 3 inch siya, guys. 3 five. Inch. O, 5? 5 arm. Yan, pasok yun. So, pasok siya sa LTO, guys. So, okay siya. Natanong ko na siya. Wala tayong problema. Kaya yung mga nagtatanong dyan kung tatanggapin ba ito sa LTO, masasabi ko lang, depende sa LTO branch na pupuntahan ninyo. Kasi hindi natin masasabi kung mabait ba dun sa, ano yun, sobrang higpit ba o hindi? Ganun. Okay. So, ito pa. Itong seat mo, pinasadya or... Yes, pinasadya ko po ito. Bali... Hindi siya sa Shopee, ha? Hindi siya sa Shopee. Okay. Pinagawa ko talaga siya sa Manila. So, ito, pinasadya sarili kong sukat, yung lapad, tapos kanila yung porma. Okay. So, ang nangyari is, saktong-sakto lang talaga siya. Okay. So, naka-LED ka rin, ano, no? Papa Balls, no? So, wala naman siyang problema, no? Hindi naman siya maarte sa mga LED yung Skygo Earl 150, di ba? Actually, hindi naman, eh. Ano naman siya, eh. Gusto naman siya sa mga LED. Yun niya sabi ng ibang mekaniko nung una, no? Isa pa lang ako magpalit-palit, baka hindi daw mag-compatible. So, tendency na hindi gagana yung LED natin. So, ibig sabihin, para lang talaga siya sa bulb type. Okay. So, anyway, LED to halos lahat, wala na ditong bulb. Okay, tapos ang ginawa ko is pinasok ko siya sa loob ng U-bin. So, malinis na malinis yung pagkakagawa ko sa loob. Oh, tingnan nyo guys. So, nga pala guys, i-follow nyo lang yung ano niya. Subscribe lang kayo sa YouTube channel niya para sa mga future content niya kasi itong si Papa Balls hindi yan na-stay sa isang style. So, pag nagbago yung isip niya, nakapalitan ko na. Nakapalitan, yun, di ba? So, yun nga. So, guys,
Itong ano niya rin, itong may nagtanong dito na napansin ko maraming nagtanong na, hindi naman marami, may nagtanong na kung saan daw to galing yung putres dito sa likod ng ano, ng angkasan. So, galing to sa Raider 150. Okay, Raider 150, guys. Raider 150, guys. Tapos, pinalagyan niya nandoon ng bracket. So, makikita nyo, ganyan siya kalapit. So, kung mapapansin ninyo, may buta siya dito. Kasi, babangga kasi siya pag nag-bounce yung shock. So, pinagyan siya ng spacer. Okay. Ayos. Bali, ginawa na rin natin dito, naka-hydraulic locks na rin tayo para clutch. Para hindi na tayo maputulan. Kasi mostly kasi nakakaputol kasi ng, ano eh, ng wires. Eh. Iwas hassle na rin tayo. So, babantayan mo lang dito yung brake oil na lang. Okay. Tapos, ito, nagpagawa rin ako nito, skid plate. Skid plate. Okay, so bali itong skid plate ko, napagawa ko na ito ng tatlong beses na magkakaibang klase ng forma. Umpisa sa pinakauna na metallic, hanggang sa naging fiber siya, hanggang sa pangatlong, ito yung pinaka-pangatlo kong disenyo na nagawa. Okay. So, baka sunod, magbabago pa ito eh. Meron pa ako naiisip na medyo mas maangas-angas ng konti. Okay. So, ganito siya. Hydraulic na rin siya. Naka-ano din. All black kasi, ano na ito eh. Kinulayanan ko na lang eh. Siyempre, para maganda naman siya. Actually, ito, pinagawa ko din to. Yung pipe niya na to, nung binili ko siya aftermarket, hindi pa siya ganito. Bali, nakadalawang customize ako nito, simula loob hanggang sa labas. Kaya kahit ganyan, nakakustomize siya. Okay, so overall guys, ito yung Skygirl 150 Copy Racer Classic concept. So, ito siya guys. Follow nyo na lang. Follow nyo na lang siya sa Facebook at sa YouTube channel niya. Subscribe kayo para sa mga susunod niyang content tungkol sa Skygirl 150 at sa mga susunod niya pang content. So, yun lang guys. Skygirl 150, Papa Balls, thank you sa ano. Thank you. Ooh.